Church, magandang hapon po. Amen. Welcome sa ating midweek sa, service. At ito ang ating tinatalakay sa buong buwan ng March. It's all about the last days. It's all about our preparation. It's all about awareness, no? Sa ating spirit na tayo ay sa mga panahon ito ay aktibo-aktibo tayo sa Panginoon. Amen. At napakahalaga po ng kanyang salita na lagi-lagi nating binubulay-bulay. Ang ating title po sa hapong ito, kapatid, The Blessed Hope, no? Kinulang lang ng ito. Amen. The Blessed Hope. So ano ba ibig sabihin pag sinabi natin blessed, no? Or pinagpala, no? Pinagpalang araw. Nabanggit natin ito nung liko, pinagpalang pag-asa, no? So ang katotohanan po, mga kapatid, lahat ng may pag-asa, lahat ng umaasa sa Panginoon ay tunay na blessed. Amen. Tunay na pinagpala ng Panginoon. So, the blessed hope. Ayon sa Titus chapter 2 sa verse 12, no? Basahin natin sa King James Version. It talks about the grace of God sa chapter 2 verse 12 ng Titus. Yan. Sa verse 12, ang sabi dito, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So ano daw po ang dapat natin isabuhay sa panahon ito, no? Sabi doon, says that the grace of God ay nagtuturo sa atin magkaroon tayo ng self-control, no? Magkaroon tayo ng upright, no? And godly lives in this present age. Paano po ba magiging matuwid ang buhay natin? Sino ang magtutuwid sa atin? Paano tayo magkakaroon ng self-control? No? Kaya po napakahalaga ng salita ng Panginoon at ng pagpapasakop natin sa banal na Espiritu. Amen? Dahil po sa present world natin, sa ating panahon ngayon, ay kabi-kabila po ang pagkilos ng kaaway or ng diablo. No? Nagdo-double time, nagdi-triple time, in the internet, social media, no? In the news, no? At marami pang influence ang ginagawa ng diablo upang ang mga tao ay tumalikod sa Panginoon upang ang mga tao ay matakot, no? At mawala ng pananampalataya. Kaya magkaroon tayo ng self-control, upright, and godly lives, no? While we wait for the blessed hope. Habang tayo ay naghihintay sa tinatawag na blessed hope or the day of the Lord, the appearing of the glory of our great and Savior, Jesus Christ, no? Ang sabi doon sa 13, yan po yan eh. Looking for that blessed hope. Saan po tayo nakatingin? Doon sa pag-asa natin, no? Sa buhay na pag-asa. Ano yung pag-asa natin? Nandito ba sa mundo yung pag-asa natin? Wala po, no? Pag sinabing pag-asa, kapatid, no? Ito ba ay buhay na pag-asa? Yung pag-asa mo? O yung pag-asa mo ay narito lang sa sanlibutan ito? Pag sinabi pong blessed hope, ito ay tumutukoy sa glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Yan po ang pinakahihintay natin. Noong linggo, tinalakay po natin about rapture. Amen. Magkaiba yung rapture and second coming. No? So, rapture is the church will be caught up. No? Kukunin ang church dito mula sa mundo at sasalubungin ng Panginoon. Yun yun. Yung unang phase ng pagbabalik ng Panginoon. So, rapture at doon nga lang sasalubungin ang ating tagapagligtas doon sa alapaap. No? This passage identifies the blessed hope as the glorious appearing of Jesus Christ, our great God and Savior. Ang sinabi pong blessed, ano ibig sabihin ng blessed? Sa ibang translation, happy. No? Happy ba tayo ngayon, church? No? Happy pa tayo ngayon? Yun ang ibig sabihin ng blessed. Pag sinabi, you are blessed or you are a blessed man, no? Ikaw ay masaya. Meron mga kagalakan. Yun ang ibig sabihin ng blessed. Ano pang ibig sabihin ng blessed? Beneficial. No? Or, hope is blessed in that Jesus' return will be an amazing, joyful experience. Yun yung pinagpalang araw. Yun ang ating pag-asa. At sa Greek, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng blessed? Ano ang tawag sa blessed? Ano pangalan ng pastor?
makaryo. Ang ibig sabihin ng makaryos ay blessed. No? Yun ang ibig sabihin ng pangalang makaryos. Sa Greek ay ibig sabihin happy and blessed. Amen. So, in that Jesus' return will be an amazing, joyful experience for the believer in Christ. Ito yung kagalakan natin, ito yung buhay na pag-asa natin na babalik ang Panginoon at tayo'y kukunin. Tayo'y makakasama niya pagpasawalang hanggan. We will be blessed beyond measure when we see Christ. Tayo ay talagang makikita natin yung pagpapala ng Diyos. No? Ano ba ang isip natin pag sila yung pagpapala? Sa pera lang ba yun? Sa kagamitan? Sa kayamanan dito sa mundo? Mga ari-arian? Uy, pinagpala siya. Ganun. Uy, mayaman sila. Pinagpala siya. Yun po ba ang ibig sabihin ng pinagpala? No? Kung tayo ay bubulay-bulayin natin po ang salita ng Panginoon, napakalalim po nung sinasabing pagpapala. At ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga material na bagay. Yung mga material na bagay o mga ari-arian, it's just bonus. No? Pero yung tunay na pagpapala ay walang iba kundi mismo ang Panginoon. Siya ang pagpapala sa buhay natin. Amen? Dahil kung wala ang Panginoon sa buhay natin, saan tayo pupulutin? Paano na ang buhay natin? Walang direksyon, walang pag-asa, walang kagalakan, walang contentment, walang kasiyahan. No? Kaya po ang tunay na pinagpala ay yung mga umaasa at nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Are you happy today, church? Yes, blessed. Yun ang ibig sabihin. Happy in Christ. Kaya we will be blessed beyond measure when we see the Lord Jesus Christ. Yung mga pagsubok sa buhay na ito, mga kapatid, matatapos din ito. Naniniwala po tayo doon? Mga sakit, karamdaman, kamatayan, maging kamatayan, matatapos din ito lahat. No? At ibang-ibang klase ng mga nararanasan ng tao na paghihirap. No? It will be all be in the end, or it will come to end. And we will see that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yun ang sinabi sa Romans 8:18 ni Apostle Paul. Hindi maikukumpara ang buhay natin dito sa mundo sa buhay na narating. Amen? Basahin natin. For I recall, sinasabi ni Apostle Paul, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. No? Hindi karapat-dapat ikumpara yung buhay natin dito sa buhay na darating pagbalik ng Panginoon. Amen? Because it will be an amazing experience. No? Kaya kung naghihirap lang tayo sa mundong ito, maraming pagsubok, maraming problema sa pamilya, relationship, no? Maraming problema sa mundo, bansa, mga bansa, no? Pandemya, it will come to end. Amen. At napakaganda ng inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. The word hope does not communicate uncertainty, as in, I hope that something might occur. Ano ba yung hope na tinasabi? It is the glad assurance that something will take place. Ano yung pag-asa natin? No? Ano yung faith? Faith is the assurance of things hoped for. No? And the evidence of things not yet seen. Yun ang katiyakan, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Amen. Yun ang ating ebidensya sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit alam natin mangyayari. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Panginoon, kapatid, buhay na buhay lagi yung pag-asa mo. Amen. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng hirap ng buhay sa mundo, pag lagi mo nakarinig yung salita ni Lord, buhay lagi yung pag-asa mo. Yun yung tinatawag na the blessed hope. No? Sa Romans 5 verse 5, basahin nyo natin. And hope make not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Amen? So, nais kong basahin ito sa Tagalog.
meron tayong Tagalog Bible dito. No? So, hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil ang pag-asa natin ay sa Panginoon. Dito po sa Tagalog, basahin po natin yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 5, sa verse 5. Ang sabi niya, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen? Paano ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos? Ipinagkaloob yung Espiritu Santo. Espiritu niya mismo yun. Pag sinabing Holy Spirit, Spirit of God, Spirit of Christ, no? Kasama mo ang Diyos. Amen? Nananahan sa iyo ang Diyos. Ganoon, ipinuhos ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Kaya sino mang tumanggap sa Panginoon sa Kristo, pinagkalooban niya ng kanyang Espiritu. At anuman, no, ang plano ng Diyos sa iyo ay maisasapatuparan. Ito ay mangyayari. Bakit? Dahil sa iyong pananampalataya. At patuloy na pagpapasakop sa Panginoon. Amen? So, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Hindi ito yung pag-asa na parang alatsamba. Hindi ito yun. Ito yung pag-asang talagang totoo at talagang mangyayari. Amen? Dahil alam natin, ano ang seguridad natin, kapatid? Ang security mo, hindi yung pag-ibig mo sa Diyos. Ang security mo ay yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Through the Holy Spirit, God is working in you. No? At patuloy kanyang ginagabayan sa buhay na ito. Upang patuloy na tayo ay buhay ang ating pag-asa. The blessed hope, then, is the joyful assurance that God will extend His benefits to us and that Jesus Christ will return. Napakarami pong benepisyo, no? Sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Kaya nga, we need to be prepared. Amen. Akala niyo, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, kapag nasa heaven na, wala nang gagawin, or kapag bumaba na yung new heaven and earth, napakarami po. Amen. Kaya, He's the King of Kings, Lord of Lords, and we will reign with Him. Yun ang sinabi, no? Kaya nga kapag pagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka rin sa malalaking bagay. Ano yung sinasabi doon ng Panginoon? Sinasabi lang ba yun yung dito lang sa mundo? No? Hindi. Yung mga malalaking bagay na sinasabi ng Panginoon na ipagkakatiwala sa iyo, ay yun yung kanyang muling pagbabalik. Meron siyang ipapagawa sa iyo. Amen? Ang tanong, ikaw ba ay handa? Ang puso mo ba ay handa na umasa sa Panginoon? Ang puso mo ba ay handa na magpagamit, no, sa Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian? No? So, at sabi doon, we are waiting for this event now. Tayo ay naghihintay na mangyari nga ito. Itong blessed hope na ito. Itong pagbabalik muli ng Panginoon na mag-uumpisa sa rapture. No? Jesus said, He will return. John 14:3. Sabi ng Panginoon, ako'y muling babalik kapag naihanda ko na ang iyong matitirhan. The angel said, He would return. Hindi lang ang Panginoon Jesus ang nagsabi na siya'y babalik. Sinabi rin ito ng mga anghel at nakita ito sa vision ng mga apostol at mga propeta. No? Sabi niya, pag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y muling babalik. And receive you unto myself. Kung nasaan man ako, doon kayo paroroon. Sa Acts chapter 1, verse 11. Ang sabi ng anghel, Acts chapter 1, sa verse 11. Basahin mo dito sa Tagalog. Sa English, ang sabi, which also said, Men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen Him go to heaven. Ano yung sinasabi? Ito yung pangyayari, mga kapatid, na umakyat na ang Panginoong Jesus. Bumalik na sa kanan ng Diyos Ama. At yung mga alagad, nakatingin pa rin sa langit. Ang sabi ng anghel sa kanila, bakit pa rin kayo nakatitig sa langit? No? Ang sabi ito sa verse 11, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Anghel ang nagsasalita. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik
Gaya ng nakita ninyong pag-akit niya. Amen? When the Lord Jesus ascended to heaven, ano sabi? Natakpan siya ng ulap. Amen? Yung ulap. At sa pagbabalik ng Panginoon, nandun din yung ulap. Amen? We will meet Him in the clouds. Kaya sabi, the same. Kung paano siya umakyat, kayo din siya'y muling bababa mula sa langit. Amen? Ang anghel po ang nagsabi na siya'y muling babalik. Ang Panginoong Jesus rin, sinabi niya, siya'y muling babalik. And the epistles, yung mga sulat ni Apostle Paul at yung iba pang mga apostol, yung epistles na tinatawag, sinasabi doon na babalik muli ang Panginoon. Jesus could come back at any time for His church. Sino yung babalikan ni Jesus? Ang iglesia. No? Yun ang babalikan ni Jesus. Ang tanong, are you part of the body of Christ? Parte ka ba ng iglesia ng Diyos or katawan ni Kristo? No? So, ang sabi, He will come back for His church, which includes all believers in Christ from the day of Pentecost onward. This event is called the rapture. It will be announced by the voice of Archangel. No, tinalaki din natin yan nung linggo. Pagtunog ng trompeta, the voice of Archangel and God's trumpet call. The bodies of those who have died will be raised to be joined with their souls. And then the bodies of those believers still living on earth will be changed ng resurrected or glorious body. Amen. So napaka-amazing po nung sinasabi ng ating Panginoon na tunay na mangyayari. So 1 Corinthians 15:52, ito ay mangyayari in a twinkling of an eye. Yung blessed hope na ito, kapatid. No? 15, chapter 15, verse 52. In a moment, sabi doon, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, incorruptible, and we shall be changed. Yun ang blessed hope na tinatawag, kapatid. Yun yung title natin, the blessed hope. Should this blessed hope of Christ anytime return have an effect on the believer in Jesus Christ? Ang sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 3, sa verse 3. Ano ba ang epekto nito sa mga believers? 1 John 3, verse 3. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa, itong blessed hope na ito, kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Anong ginagawa ng mga believers? Ano yung effect sa kanila ng blessed hope? Every man that had this hope, in him purifieth himself, even as he is pure. Amen. Paano po tayo nililinis ng Diyos? Paano po tayo nililinis sa atin? No? Pray without ceasing. Amen. Submit to the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. And continue to work kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. We will all stand before the Lord and give an account of how we live for Him on earth. No? So, na-anticipate na ito ng mga believers. Alam ng mga believers kung ano yung dapat gawin because the Holy Spirit is with them. So, in the power of the indwelling Holy Spirit, a life of purity, we will all stand before the Lord. 2 Corinthians 5:10. Yan. Tatayo tayong lahat, haharap tayo sa Panginoon. At tayo'y huhukuman ng Diyos. Dito sa 2 Corinthians 5:10, ang paghuhukom po sa mga believers, ano yung paghuhukom sa mga believers? Yun yung award or kung ano yung mga ginawa mo. Ito yung 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Bibigyan ka ng reward eh. May receive the things, no? According to that he had done, whether it be good or bad. Amen. Kaya po, nakakahinayang yung mga Christians na yung, alam mo yung tumanggap sa Panginoon na talaga nasa life and death situation na. Pero tumanggap pa rin sa Panginoon.
Amen. So, hindi na sila talaga nakagawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon at sayang yung reward. Kapatid, sayang yung reward. Do you believe that God is a rewarder? Amen. That He is a rewarder of His people? Yes. Ito yung sinasabi dito. Amen. Iba yung paghuhukom ng mga masasama at yung mga tupa. Magkaiba po yun. It's sinasabi dito sa 2 Corinthians 5:10, it's all about your reward. Kaya kapatid, kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon na ministry, no? Kahit ano man yan, kahit sa pamilya, pinagkatiwala sa iyo, yung iyong mga anak, yung iyong mga apo, kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, do it by all means. Do it with all your might. And you will be rewarded by the Lord. Naging mabuti ka bang magulang, asawa, naging mabuti kang anak, no? Yun po eh, yung reward eh. Naalala nyo, sabi ng Panginoon, mga anak, igalang ninyo yung mga magulang sa Panginoon dahil ito ay may kalakip na pangako. Amen? Naalala nyo yung mga, laging may reward eh. Do you believe that God is a rewarder? Yes. Ito yun, kapatid, huwag natin sayangin. Kaya nakaka-bless yung ito, mga kabataan, no? Talagang nagsisikap sa music. Nagsisikap, no? Na matuto. Para sa Lord. No? For the glory of God. At kaya nga, paulit-ulit na sinasabi ni Apostle Paul, lahat ng ginawa mo para sa Panginoon, hindi masasayang. Because there is a reward. Yun yung tinatawag na blessed hope. Yung kabuuan ng blessed hope, hindi lang yung rapture, hindi lang yung pagbabalik ng Panginoon. You will be rewarded. Amen? At kapag ang Diyos ang nagbigay ng reward, walang kasing halaga, kapatid. Walang katumbas yung reward na yun. Amen? The question is, are you available sa paggawa na pinapagawa ng Panginoon? Amen? Ang pagdating ng Panginoong Jesus ay talagang mangyayari. It is imminent. At ito yung ating motivation bilang mga believers, no? Na tayo mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos dito sa mundo, hindi maka-Diyos. Amen? Alam niyo ba? Napakahirap mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos dito sa mundo, hindi maka-Diyos. Amen? Pilipinas pa lang eh. Sabi ng Pilipinas, sabi ng mga tao sa Pilipinas, mahal namin ang Diyos. Minamahal namin ang Diyos. Pero ano nangyayari sa Pilipinas? Hanggang salita lang, no? Pero pag sinabi ng Panginoon, ito ang iyong gawin. Ito ang iyong ipamalita. Ito yung iyong dapat lakaran, no? Anong nangyayari? No? Nakikita ba sa ating buhay, no? Yung pagkilos ng Diyos? So, napakahalaga ng ating motivation ay walang iba kundi ang pangako ng Panginoon. The word looking sa Titus 2:13, ang ibig sabihin ng looking, it will happen. Ang ibig sabihin nun, the key for that to happen, to be looking means that we live each day in continual anticipation. Pag sinabing continual anticipation, you have that expectation na ito yung anytime pwedeng mangyari ang rapture ngayon. Amen. Looking for that blessed hope. And while we are looking for that blessed hope, we believers of Christ, ano yung dapat natin gawin? Purify ourselves. Yun yung binasa natin kanina. How to purify ourselves? Submit to the Holy Spirit. Pray without ceasing. Rejoice always. Pray for one another. No? Carry each other's burden and so fulfill the law of Christ. Yun po ang sinasabi sa atin while we are waiting. At yung expectancy natin with a conviction that Jesus could come back at any time. Yun yung conviction, kapatid. Yung conviction mo sa buhay ay babalik ang Panginoon Jesus, maari ngayong araw, maaring bukas. Andun yung expectation, andun yung motivation mo that you will give your best today. You will give your life. You will offer your life as a living sacrifice, your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God every day ng buhay mo. No? Sa pag
sa pamilya mo, no? Ginagawa mo yung role, yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon for the glory of God. Amen. Lahat po tayo mayroong pinapagawa sa atin ng Panginoon. At yun ang dapat natin gawin while we wait for the blessed hope. That hope becomes a transforming reality in this life. Sa 1 Corinthians 10:13. Ano yung sinasabi yung transforming reality? Nagre-resulta, resulting in God being glorified through us. Naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Yun ang resulta ng ating blessed hope. Amen. Sa 1 Corinthians 10:13, basahin ko sa Tagalog, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Amen? At ano pang sabi? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayaring ito at ng paraan upang malampasan ito. Sino yung bibigyan niya ng lakas? Ang Diyos. Sino yung magbibigay ng paraan? Ang Diyos din. At kapag napagtagumpayan mo yun, there will be a reward. Amen? So, ang Diyos na ang nagbigay ng lakas, ang Diyos pa ang nagbigay ng kaparaanan, ang Diyos pa ang magbibigay ng reward. Ano lang gagawin mo, kapatid? Susunod ka na lang. Eh, ayoko sumunod eh. Ang gusto kong sundin yung sarili ko. Ayun, tatagal ka nga dyan sa pagsubok na yan. Pero kung ang Diyos, ang kaparaanan niya ang ating sundin, it will be tinatawag na blessed life. No? It will be a blessed life. No? Paano ba tayo naging pinagpala? Paano tayo natawag na pinagpala? Dahil ang Diyos mismo, no, ang nananahan sa atin. Yun ang tunay na pagpapala. Hindi yung pagpapala mula sa Diyos, kundi ang Diyos mismo ang tunay na pagpapala sa buhay natin. Amen? Na siyang nananahan sa atin through the Holy Spirit. The blessed hope brings us joy and cheers us through the trials. Yun yung ating pag-asa kahit may mga pagsubok, kahit maraming mga problema, alam natin may katapusan yung mga yun. At alam natin, anytime pwedeng bumalik ang Panginoon, mag-rapture. No? Kaya, kapatid, kung ikaw ay depressed, kung ikaw ay sobrang stress, no? Look unto Jesus. No? Pray to God na yung pananaw mo sa buhay ay sa Kanya lang. No? At hindi sa mga kung gaano kalaki ang problema mo. Amen? Kasi kung sino lagi yung tinititigan mo, kapatid, magiging kamukha mo yun. Naniniwala po ba tayo doon? Yes, you will become like what you behold. Amen? You will become like what you behold. Kung ano yung kinigays mo, kung ano yung tinititigan mo, magiging kamukha mo yun. Amen? Napakatotoo po nun sa salita ng Panginoon. Kaya, look unto Jesus. No? Hindi sinabing talikuran mo yung problema mo. No. But look unto Jesus and fight your battles with the Lord. Hindi sa sarili mo, kapatid. No? The blessed hope brings us joy. Amen? Dahil ang Lord ang nagbibigay sa atin, no? Kagalakan, kalakasan sa gitna ng mga pagsubok sa mundo. It should also cause us to stop and evaluate our thinking. No? Huminto ka muna sandali, kapatid. No? Bakit pinapahinto ka ng Panginoon? Yung hindi ka dapat padalos-dalos ng desisyon, hindi ka padalos-dalos ng salita, ng pag-iisip, ng nag-overthink ka lagi. Paano na kung ganito? Paano kaya pag ganito? Ano nang mangyayari sa amin kapag ganito? Stop, kapatid. Let's just stop there. No? Ano sabi ng Panginoon? Meditate. Amen? Stop ka muna. Renew your mind. Paano marunin niya yung mind? By the Word of God. By the power of the Holy Spirit. No? Panalangin, kapatid. At yung pag kinonfess mo sa Panginoon, that you, by faith you believe that God will do na yung mga imposible na inaakala mo sa buhay mo, naniniwala ka doon, God will work in you. Amen? Magkakaroon ka ng peace of mind. Alam natin, Philippians 4:6, basahin natin. Kaya kapatid, stop ka muna sa pag-overthink, sa sobrang pag-iisip. Stop ka muna. Ito muna yung basahin mo. Be careful for nothing. Huwag kang mapalisa sa anumang mga bagay. Just stop right there.
Everything by prayer and supplication with thanksgiving. May pasasalamat. Pasalamat ka sa Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon. No? Saan tabi mo muna yung mga problema mo? Amen? Focus on God. Ang sabi doon, let your request be made known unto God. Ano ba yung request mo sa Lord? Request. No? Ano mangyayari sa 7? And the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos, which surpasses all understanding, shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. No? Alam niyo, marami nang nabaliw sa problema na wala sa sarili. Sobrang dami ng problema sa mundo. Yung hindi pa nangyayari, iniisip niya na mangyayari. Hindi ba matapos yung problema ngayon? Iniisip mo na yung problema bukas at sa susunod na linggo at sa susunod na buwan. Lahat na. At hindi ka pa maka-move on sa nakaraan. Kapatid, stop right there. Ito yung pinapagawa ng Lord. Malapit ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon dahil alam mong may magagawa ang Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon, tumayo ka kapatid. Amen? Tumayo ka sa pananampalataya kapatid. Receive the peace of God that passes all understanding. Ipapaunawa sa iyo ng Panginoon, kausapin mo lang siya. Ganito kasi yan, anak. Huwag mo muna isipin yung bukas. Huwag mo muna isipin yung isang linggo, yung sa susunod na buwan, dahil hindi ka pa nga nakakamupon sa nakaraan. At ang sabi ng Biblia, do not dwell in the past. Because if you dwell in the past, hindi matatawag na blessed hope yun. Hindi matatawag na meron kang buhay na pag-asa. Ang talagang buhay na mga pag-asa, if you will live your life in Christ. Amen? Yes. So, what does it mean, no, to live in the blessed hope from the Lord? No? Ito nga po yun. Yung ang pag-asa mo ay ang Panginoon at gawin mo yung mga pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Don't overthink. No? Huwag kang salita-salita ng puro negatibo. No? Yung mga action mo, isipin mo muna. Ipanalangin mo muna bago mo gawin. Amen po ba? Yes. Always. Let your request be made known to God. At dahil ang Biblia, anong sinasabi ng Biblia? Makatapos rin naman lang ng problema eh. Yung mga pagsubok na dinadaanan natin ngayon, ang Diyos ang bibigay ng kalakasan, kaparaanan, hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Yun. Blessed hope yun, kapatid. At sinabi niya pa, Matthew 24:35, ang langit at ang lupa ay mapaparang. May katapusan lahat kasama ng mga problema mo. Matthew 24:35. Ano ito yung statement ng Panginoon? Sabi niya, heaven and earth shall pass away. No? But my words shall not pass away. Yung mga kabiguan dito sa mundo, mga bagay na talagang sobrang paghihirap dito sa mundo, matatapos din natin yan, kapatid. Ito yung statement ng Panginoon. And this is the context of end times prophecies and eternal nature of Jesus' words. Ano yung mananatili? Yung salita ng Diyos. No? Magunaw man ang mundo, ang salita ay mananatili. Ang pag-asa ay mananatili. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Eh sabi niya, ito ang ibig sabihin nito, that trusting Jesus. Nagtitiwala ka ba sa salita ng Diyos na mananatili magpakailanman? Kung ang pinagkakatiwalaan mo yung mga bagay dito sa mundo, yung mga tao dito sa mundo, anong sabi? Heaven and earth will pass away. But my words, sabi ni Jesus, ang aking salita ay hindi mapaparang magpakailanman. Ang ibig sabihin nito kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos is wiser than trusting anything in this world. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, ang tingin ng Diyos sa iyo, matalino. Amen? Pag nagtiwala ka sa mga tao o mga bagay sa mundo, kayamanan sa mundo, kamangmangan sa harapan ng Diyos yun. Bakit? Mapaparam lahat yun eh. Pero yung salita niya, hindi. Kanino ka nagtitiwala? Sa salita niya o sa salita ng tao? Amen? Jesus also refers to the passing away of heaven and earth.
Matthew 5:18. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:18, "Verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall not no wise pass from the law till all be fulfilled." Walang mabubura, sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Revelation 21 verse 1. Anong sabi dito ni Apostle John? Sa Revelation 21 verse 1, dito ko pupasahin sa Tagalog. Yeah. "Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat." Yun yung nakita niya. Wala na tong mundo. Wala na tong mundong ito. Wala na lahat ng narito. Bago na yung nakita niya. Amen? Ito yung nakita ni Apostle John. At ang ibig sabihin nito, sinulat niya ito, yung new heaven and earth, in the eternal state, having seen the first heaven and the first earth had passed away. At nakita rin ito ni Isaiah. Isaiah 65 verse 17. Amen? Throughout the Bible, sinasabi itong new heaven and earth, kapatid. Kaya ano yung pag-asa mo? Sa Diyos lamang, hindi sa mundong ito. For behold, sabi ni Isaiah, nagsasalita ito ang Diyos through prophet Isaiah, "I create new heavens and new earth, and the former," yung mga dati, "ay hindi na maaalala." Ulitin natin. Kapag nandun na ba tayo sa bagong langit at bagong lupa, maaalala mo pa ba yung dati? Ito yung sinasabi. "The former shall not be remembered, no? Nor come into mind." Bakit kaya hindi mo na maaalala? Dahil sobrang ganda ng panibagong bumaba na langit at lupa. Amen? So, hindi na pag-uusapan yung mga dati doon. No? "Uy, alam mo ba yung dati, yung bahay ko, sira-sira, ganto-ganto." Hindi mo na pag-uusapan pag nandun ka na. Ang lagi mo na pag-uusapan yung kaluwalhatian, yung kabutihan ng Diyos pag nandun ka na. Amen? Yun yung blessed hope, kapatid. No? Kaya yung sinasabi, "The material world and all it contains ay mapaparang." Yung mga physical na nakikita natin dito. "But not the spirits, not the souls of the inhabitants of those places." Napakaliwanag ng salita ng Panginoon na yung some in a state of eternal bliss and some in a state of eternal misery, and that the current universe will be replaced by another. Amen? Yung isang sinukob na ito ay papalitan. Papalitan lahat. Bago lahat. Amen? At wala ng contamination ng kasalanan. 2 Peter 3 sa verse 10. Tapos tayo. Sabi dito, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt." Ano mangyayari dito sa earth? Matutunaw. Melt. "With fervent heat." Paano tutunawin? Sa init. Sa tindi ng init, magugunaw ang mundo. Di ba yung unang mundo? Paano ginunaw? Sa panahon ni Noah? Sa tubig? No? At ngayon, sa init na. "The earth also and the works that are therein shall be burned up." Wala lahat. No? Maraming mayayaman, pagharap sa Panginoon, mahihirap na. Maraming mahihirap dito sa mundo, pagharap sa Panginoon, mayayaman na. Amen. "Let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong." Yes, it will come to pass, mga kapatid. Ito ay mangyayari. Sa verse 11, "Seeing then that all these things shall be dissolved." Mawawala. No? Alam niyo yung katang Amazing Grace, di ba? Sa batang huli nun. "The earth shall dissolve like snow. The sun forbear to shine. Pero yung pangako ng Panginoon will be forevermore. What manner of persons ought ye to be in all holy conversation,
and godliness. Sa 12. Looking, ayun, binanggit na naman yung looking. For the hasting unto the coming of the day of God. Ginamit din ni Apostle Pedro. Wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. It will all disappear. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. No. The prophet Isaiah foretold the passing away of heaven and earth. Sa Isaiah 34 verse 4. And all the hosts of heaven shall be dissolved. Lahat talaga mawawala eh. Yung mga hari, yung mga tanyan na tao, no? Lahat na nasa mundo. And the heavens shall be rolled together as a scroll, and all their hosts shall fall down as the leaf falleth off of the vine, and as a falling fig from the fig tree. Amen. The Lord assures His people that even as the heaven and earth are passing away, His salvation is secure. Amen. Isaiah 51 verse 6. Siguradong sigurado, may siguridad sa Panginoon, no? Sabi doon sa Isaiah 51 verse 6. And look upon the earth beneath, for the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment. No? And they that dwell therein shall die in like manner. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Praise God. Amen. Knowing that heaven and earth will pass away gives us perspective in life. Ngayon, kapatid, kamusta na yung pananaw mo? Nasa na yung pananaw mo, ay, makatapos din pala ang mga problema ito. Basta kumapit lang ako sa Panginoon. Basta hindi ako bibitaw sa Panginoon. Amen? Ganun na ba yung mga perspective mo ngayon? Amen? The world is not our home. Ulitin ko, kapatid, itong mundong ito, hindi ito ang ating tahanan. Amen? Temporary lang tayo dito. Itong mundong ito, hindi ito ang ating tahanan. Our citizenship is in heaven. Doon tayo. We are looking forward to new heaven and earth. Sinabi ng Panginoong Jesus, the proper priorities. Ano yung priority dapat ng mga Kristiyano? Pero ba ang priority natin? Matthew 6:19-20, last verse. Ano sinabi ng Panginoong Jesus? What shall be our priority? Lay not up for yourself treasures upon earth. Huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil merong naninirang kalawang dito o tanga sa ibang translation. And where thieves break through and steal. Merong magnanakaw dito sa mundong ito. Amen? Kung saan nanakawin lahat ng pinaghirapan mo. Kaya do not store up. Masama ba, brother, din na mag-ipon? Hindi. No? Kung iyan ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero kung sa pansarili mong mahangarin, yan ang masama. Sabi ng Biblia, ang sino mang naghahangad na yumaman ay nahuhulog sa iba't ibang klase ng kapigatian. Amen? Yun po ang sabi. Kaya sabi, 20, but lay up for yourselves. This is the priority ng mga Christians. Mag-impok ka ng mga kayamanan sa laki. Amen? Kasi kaya yun yung reward mo, kapatid eh. Yung inipon mo doon, talagang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, ang dapat na unahin mo ay yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit kaysa dito sa lupa. Bakit? Dahil mapaparang lahat ito eh. Amen? Sabi doon, do'y walang naninirang kalawang at hindi nabubulok, walang pagkabulok. At walang magnanakaw na nakakapasok doon. Amen? Yun ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat. No? Ngayon, ano ang aral na makikita natin dito, mga kapatid? Ano yung title natin? The Blessed Hope. No? Bakit buhay ang pag-asa natin? Dahil alam natin mangyayari ang pangako ng Panginoon na siya'y muling babalik. Pangako ng Panginoon magkakaroon ng bagong langit at lupa. Pangako ng Panginoon, lahat ng mga lumang bagay nito, itong mundong ito, mawawala.
at magkakaroon ng panibago. Amen. At yung aking dapat na pananaw ay walang iba kundi kung ang pag-asa natin sa Panginoong Diyos. No? And Peter, after reminding us of the temporary nature of this world, last na po, 2 Peter 3:14. Meron pang reminder si Apostle Peter bukod sa sinabi ng Panginoon na priority natin. Nais kong basahin dito yan sa Tagalog. 2 Peter chapter 3 sa verse 14. Sabi po dito, kaya nga mga minamahal na mahal kong kapatid, habang naghihintay tayo, sikapin ninyo kayo'y madatnang namumuhay ng payapa. Amen? Walang dungis at walang kapintasan. Sa 15. Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan, nagtitimpi ang Diyos para maligtas pa ang maraming tao. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So, ang sabi doon, sikapin ninyo kayo'y madatnang namumuhay ng payapa. Walang dungis at walang kapintasan. Yung pagsisikap ay dapat naroon, kapatid. Yung priority ay yung gawain para sa Panginoon, hindi yung para sa ating sarili. Amen? Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Yes. So, yung title natin is The Blessed Hope. Ito yung ating buhay na pag-asa, ating inaasahan na darating anytime pwedeng mangyari ang rapture. Anytime pwedeng mangyari na salubungin natin ang Panginoon sa alapaak. Ito yung ating blessed hope, kapatid. Kaya naman, sa mga oras na ito, yung ating mga bagay-bagay sa sarili natin, kapatid, na ating laging iniisip, no? Itaas natin sa Panginoon sa mga oras na ito. Tayo po yung tumayo. Amen. Tayo po yung manalangin. Magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa hapong ito, Lord, na pinagtipon mo kami bilang iyong mga anak, Panginoon, marinig, Panginoon, ang iyong salita. Magbulay-bulay, Panginoon, sa iyong mga aral, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa pribilehyo na kami ay malayang nakakalapit ngayon sa iyo, O Diyos, sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. And truly, Panginoon, sa iyo nanggagaling ang aming kalakasan. Sa mga oras na ito, Panginoon, kinataas namin sa iyo ang mga nararanasan namin pagsubok sa panahong ito. Pagsubok sa aming sarili, sa aming pamilya, pagsubok, Panginoon, sa aming bansa, sa aming gobyerno, iba't ibang mga problema dito sa sanlibutan, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, O Diyos. At ngayon din, Panginoon, ay tinatanggap namin ang kapayapaan, pangako mo, O Diyos, na nagmumula sa iyo, na sa tuwi-tuwi na kami lumalapit sa iyo, kami makakasumpong ng kapahingahan. Sa tuwi-tuwi na kami lalapit sa iyo, kami makakasumpong ng kagalakan. Kami makakasumpong ng peace of mind. Hindi lang ang aming isip, Panginoon, kundi ang aming puso, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, marami sa mga tao, O God, ang hindi pa nakaka-move on sa mga nangyari sa nakaraan. Ngunit, O Diyos, dahil ikaw ang aming kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang nakababago ng aming pananaw na sa iyo lamang kami tumingin at sa iyo lang kami umasa at magtiwala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Natas namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga kahinaan. Ang aming mga kahinaan, Lord, na kami minsan ay lagi, Panginoon, sobra-sobra ang pag-iisip. Iniisip namin ang mga problema na hindi pa naman nangyayari, Panginoon. Iniisip namin, Panginoon, ang mga bagay na gawa ng kaaway na ini-inject sa aming puso. Lord, right now, Panginoon, deliver us from all evil. Deliver us, Panginoon, sa anumang gawa ng Diablo. And right now, Church, let us cast out all the demonic spirit in our minds. In Jesus' name, we cast out the spirit of doubt. We cast out the spirit of unbelief. We cast out all the spirit that stresses the disciples of Christ. In Jesus' name. And right now, Lord, we receive your peace by the power of your Holy Spirit. Truly, Panginoon, malaya ang kumilos sa buhay namin. Ang iyong santong espiritu, Panginoon, ang patuloy na maghari sa amin. Malaya ka, Panginoon, ang mamuna sa buhay namin, Panginoon. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat aming desisyon.
sa kawal naming iniisip upang kami patuloy na maging pagpapala sa ibang tao. Upang kami, Lord, ay magamit mo bilang asin at ilaw sa sanlibutan ito. At maluwalhati ka, maitaas ka, mapapurihan ka sa pamamagitan ng buhay ng bawat narito. Maraming salamat, Ama, sa iyong papuri, O Diyos. Salamat sa pag-asa, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kapayapaan, kagalakan, buhat sa iyo. Sa iyo, O Diyos, namin inialay ang aming pagsamba, ang lahat ng karangalan at kapurihan, kaluwalhatian, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, God bless you. God bless you.